Nakikita na ako dito sa ano, anong lugar to, sir? Berdan po, Berdan. Oh, Berdan. Eh palabas ako ng area na to. Wala naman nag-a-assist. Yung winawanway pala to. Eh mga kagulong, baka pag ano, napadpad kayo dito, do-double check niyo yung ano. Do-double check niyo kasi to, nadamay rin si Ma'am. Kawawa yung mga rider dito pag naligaw yung mga rider dito, kawawa. Huwag mo sabihin kawawa rider. Wala akong nag-assist sa amin dyan, tinikita yung bigla na lang pinatabi kami, pinatikita kami. Wala naman problema yan. Oo, sige po. Sir Kernel Busita, baka pwedeng ano, patulong naman dito sa ano. Kaso tong lugar na to, pag napadpad kayo dito, titingnan nyo. Bigla na lang kami pinara ng ano, enforcer. Tapos tinikitan. Hello po, magandang umaga. Hello po, good morning po. Sa office po ba ito ni ano, Congressman Busita po? Yes sir, Brother Matt po ito, staff ni Congressman Busita. Opo. Ilarapit ko lang din po yung nangyari kahapon sa ano, sa amin sa Las Piñas. Sir, pwede po malaman yung pangalan nila? Ako po si Sige po. Sir, standby lang sir. Opo. Sir, ano po ito? Rider po ba kayo o truck driver? Rider po ako. Rider. Ano po yung naging violation nyo sir sa Las Piñas? Ang nilagay dito ticket, ano, disregarding traffic officers. Disregarding traffic officer. Paano po nila sasabing dinisregard niyo po sila? Ano po yung nangyari? Pakikwento naman po, sir. Galing po sa kanto ng, ano, Chongqing. Opo. Tapos, palapit ako ng, ano, ng Ayala sa Pote Road. And then, pagpapa ako, siguro marami po yung motor na para. Okay po. Ang nagalit yung ano, yung enforcer, nagpapabus daw sila. Ibig sabihin daw po nun yung parang one way. Sinodoble yung ano, yung parang dalawang ano, station. Pero hindi naman siya one way. Ibig sabihin sir, hindi lang ikaw ang natikitan dito. Marami po kayo. Opo, marami po. Pero walang signage sir na one way po ah. Wala po. Sa totoo lang, yung kalye ngayon, walang traffic sign. Kumaliwa kami. Wala naman po nagmamando ng ano, ng traffic. Nakatago yung ano, enforcer. Yung parang naghanap lang ng mali. I see. Kukuha ko na po. Sir, matanong ko na lang din. Di ba sabi mo marami po kayong nahuling rider, tama? Opo. May napansin ka ba ng mga kasabay nyo rin na four wheels na hindi naman nila hinuli or tinikitan din nila? May nakasabay po kayo? May mga na, ano, may mga four wheels na nauuna nun. Biglang lumito yung enforcer, doon na nag-start, ano, uminto yung ibang mga sasakyan kasi nasa hulihan na sila. Tapos yung mga naunang mga apat, lima, yun yung, ano, na champuhan. Tapos ang bungad kagad sa amin ng enforcer. Pwede malaman anong pangalan mo sa Facebook, sir? Group. Na group. Opo. Okay. Ganito, brother. Panoorin ko lang muna yung video, then tatawagan kita, okay. Ha? Para makita Opo. Ko lamang po kung ano po yung, kahit pa paano, magkaroon lang ako ng idea kung ano po yung sitwasyon nyo nung time na nahuli po kayo. Pwede malaman anong oras po kayo nahuli? Mga ano na rin yun eh, mga magsi-6, ano? 6 PM po. Magsi-6 PM. Pero medyo maliwanag pa nung time na yun, eh, medyo padilim na rin. 6 PM kahapon sir o noong isang araw pa? Kahapon lang po ito. Kahapon po. Sige brother, pangalanan, nakuha mo ba yung pangalan ng enforcer? Yung dalawa yun, yung isang pumara, yung nakatago. Mm-hmm. Hindi ko nakakuha. Yung isang nanikip, eto nakalagay sa ticket ko. Brothers, nakikita ko na agad dito na modus nila to eh. Kasi imagine mo, marami kayong nahuhuli. Nung time na yon, ilan po kayo?
estimated mga lima. Lima po. Na, paano po pa kaya yung buong maghapon, sir? So, for sure, ilang riders din po ang talagang nahuli po nila dito. Kasi nakikita ko na po eh, kung talagang ang intention po ng mga enforcer is talagang paalalahanan po yung mga motorista na bawal po doon, dapat naglagay po sila ng signage o kaya naman sana hinaharang na po doon pa lamang sa bukana o pinapaalalahanan na po kayo na huwag kayong dediretso, huwag kayong kakaliwa, huwag kayong kakanan kasi may ginagawang kumbaga road alsada at bawal po ang two-way o one-way lang po yung pwede ngayon. Sana ganun po yung ginawa nila. So ang intention talaga nila, brother, manghuli lang ng manghuli. Opo. Eh, kasi kakasuhan nila ako ng ano, yung sa ticket ko is regarding traffic enforcer. Eh, wala namang visible na enforcer nung time na kumaliwa. Tama po kayo. So, ako sir, naniniwala po ako sa kwento ninyo kasi malaking patunay, brother, yung marami po kayong nahuli. Doon pa lamang makikita na agad natin na may problema talaga sa part ng mga nagpapatupad ng batas doon sa nasabing area na yon, sa mga local enforcer natin doon sa area. Ganito, brother, panoorin ko muna po yung video, then babalikan po kita after ko mapanood, ha? Para after po nitong pag-uusap natin, maikonsulta ko kay Congressman Busita kung ano po ang gagawin para ma-actionan po natin ito. Kasi marami pa po ang mabibiktima nitong mga nasabing local enforcers kung hindi po natin ito ma-actionan agad-agad. Opo, based din po sa mga naka-experience doon sa area mo, marami talaga ano doon. Oo, at maganda sana magawa natin ng paraan na makuha o makumpleto yung mga nahuli pa na ibang rider na gaya mo. Nang sa ganun, matulungan po natin silang lahat. Anyway, balikan po kita, ha. Panoorin ko lang po muna yung video. Okay po. Sige po. Salamat po, Bin. Thank you. Apo, wait lang po. Tatawag po ulit ako. Salamat po. Hello po. Hello po. Apo, brother, magandang umaga po ulit. Napanood ko na po yung video. Opo. Opo. Itong babae na umiiyak, ito po ay kasabay yung brin na nahuli, tama? Opo. Eh, ano, kumbaga ako, huminto na ako nun eh. Opo. Kasi sa narinig ko dito na parang binababaan ng enforcer yung violation, tama? Parang pinakakuha ng gagawin na lang daw 300, magkita na lang daw sa opisina. Kaso, tingin ko, for me, kahit babaan mo ng 150, abala pa rin yun eh. Oo, at ang 300 pesos, brother, ay napakalaki na po para sa isang rider na gaya po ninyo. Ano po, mahirap kumita po ng pera sa panahon ngayon, sir. Init, pagod, puyat, pawis, tumatindi po ang dadanasin mo bago ka makakumita ng 300. Hindi, saka imagine niyo na lang, sir, yung abala. Kung halimbawa, ako sa sitwasyon ko, North Caloocan ako, dadayo pa ako ng Las Piñas para ano yun. Although, pwede ko naman bayaran to sa Metrobank, kaso... Abala pa rin. Dami namin umahalman. Malinaw po na talagang may mali dito sa ginawang panguhuli ng enforcer kasi kung talagang bawal po doon, dapat maglagay sila ng signage kasi una sa lahat, hindi po manguhula ang mga riders. Ano po? Wala po kayong kakayahang hulaan kung saan po yung bawal at pwedeng humaan. Wala pong ganun. Ano po? Kaya dapat kung bawal po dun sa isang kalsada na yon, kung one way, maglagay po sila ng signage na malaki pong mababasa doon na bawal pumasok o bawal kumanan o kumaliwa sa lugar na ito. O kaya naman, magposte sila ng isang enforcer kung saan sasawayin po yung mga papasok doon. Nang sa ganon, makapag-implement sila ng batas trapiko nang naaayon po sa tamang proseso. Opo. Gagawa po kayo ng salaysay, ikikwento mo yung buong pangyayari at ipapadala nyo po sa aming opisina. Opo. Papanotaryuhan nyo po yung salaysay ninyo, sir. Alamin nyo po kung magkano yung ticket na babayaran po ninyo. Ipapotocopy nyo yung ticket. May isesend po ako sa inyong address, ipadala nyo po sa amin doon through LBC, at kami na po ang bahala umaksyon. Inform lang kita, sir, iniba na po ni Congressman Busita yung estilo natin sa pag-action po ng mga ganitong usapin. Paano po? Kapag mali po ang huli sa motorista, si Congressman Busita na po ang nagbabayad po. At kasunod doon, sir, yung pagpapadala po ng salaysay nung nasabing complainant sa aming opisina. So, binabayaran din po natin yung ginamit po niyang pang notaryo, yung pang pa-LBC, at kung magkano po yung abala na danyos para dun sa nasabing motorista.
Opo. Sa oras na ma-receive ko, sir, dito sa office yung salaysay ninyo, ibigay niyo po sa akin yung GCash ninyo para may padala ko po yung pambayad ninyo sa violation at yung ginastos po ninyo pang panotary at sa LBC. Opo. Apo. Salamat po, brother. Ingat po kayo. Thank you po. Okay po. Thank you. Bye-bye po. Hello po. Good morning, sir. Hello po. Good morning po. Apo. Sir, na-receive ko na po yung salaysay na ipinadala niyo po dito sa office. Opo. Opo. At paintay-intay lamang po at papadalhan po namin kayo para dun po sa nagastos po ninyo pang panotaryo, sa nagastos po ninyo pang LBC, at dun po sa babayaran po ninyong multa para dun sa sinasabing violation po ninyo sa Las Piñas po. Ano po? Okay po. Maraming salamat po. Malaking tulong talaga tong programa nyo sa mga nagigipit na riders at drivers. Opo, ito po kasi yung ginagawa natin na ngayon, sir, hindi na gaya dati na usap-usap lamang sa telepono. Ina-action na po natin ito sa pangunguna po ni Congressman Busita. Paintayin na lang, sir, na-forward nyo na naman sa akin yung GCash number mo. Inihintay ko lamang po yung isang kasamahan kong staff na may GCash para mapadalan po kayo ngayon na rin po mismo. Okay po, maraming salamat po. Okay po, salamat po, sir. Ingat po. Okay po, thank you. Hello po, magandang tanghali po. Hello po, good afternoon. Sir, na-receive ko na po yung ano, yung pera, sa GCash. Maraming salamat ko, maraming po yung dito sa mga DBC na dun sa Kali. Ay, okay po. Buti naman, sir. Hello po, maraming salamat po. Okay. Hello, sir. Magandang tanghali po. Hello po, good afternoon po. Ako, sir. Good afternoon po. Sir, kakamustahin po kayo ni Congressman Busita. Ah, sige po. Maraming salamat po. Kapatid, good afternoon. Ay, good afternoon, ano, Congressman Busita po. Napadalhan ka na ba ng pangmulta? Opo, maraming salamat po. Malaking bagay din sa akin. Lalo mo sa kakatulad ko na ano, na maghapon po ako sa ayaw. Sa ganong enforcement, dapat man lang sana kahit temporary signage na sasabihin bawal kayong pumasok o kaya may enforcer na maghaharang. Pero ang nangyari doon, bigla na lang nang huli. Tama ba? Opo, parang ang dating sa congressman, ano, nag-aantay lang talaga may magkamali. Okay, yung pagkaluha na mga apat na motor eh. Kasi patunod na rin yung ibang sasakyan. Pero nung nakita yung ano, biglang huminto na rin yung iba. Ngayon kami, na-track kami na apat. Oo, yung ibang kasama mo, sabihan mo na pwedeng tumawag sa opisina, bibigyan namin ng pangmulta. Okay? Opo, sige po. May nakausap na rin ako sa mga, ano, yung lady rider doon. Na yung dalawa po eh, na nabiktima. Yung lady rider, sabihan mo, tsaka yung iba pa, pagka mali ang huli, sinasagot natin ang multa para hindi kayo kawawa. Opo. Opo, sige po. Okay, sige. Ingat, ingat lang, ingat. Opo, sige po. Okay, bye-bye. Bye-bye po.